Jose, ang galing mo. Isa kang bihag pero ikaw ang namamahala nitong kulungan? Paano ka ba napunta dito, Jose? Yan ay isang magandang tanong. Nung bata pa ako, madalas akong nananaginip. Yung isang panaginip ko, lahat ng mga kapatid ko ay bituin sa langit. At lahat sila ay humuyo ko sa akin. Sa sobrang tuwa ko sa mga panaginip ko, kinuwento ko yun sa kanila. At yun ang ikinagalit nila sa akin. Walang kwenta yung mga pinagsasasabi mo, Jose! Ha! Hindi ko naisip na sa mga oras na yun, naiinggit na pala sila sa mga panaginip ko. At sa pagtingin ng ama ko sa akin. Isang araw, napuno na sila. Ibinenta ako bilang alipin ang sarili kong mga kapatid. Narinig kong pinag-uusapan nila kung paano nila sasabihin kay ama na napatay ako ng mabangis na hayop. Hindi! Galak ko! Naghinagpi si ama sa balitang sinabi nila. Pagkatapos, habang alipin, ipinakulong ako sa salang hindi ko ginawa. Nandito na ako ngayon. Parang hindi naman yata makatarungan yun. Ngayon, gusto ko lang magkaroon ng pagkakataong makaharap sila. Malaman ko anong klaseng mga tao na sila ngayon. Sana naman nagbago na sila. Jose, alam ko na! Ang kailangan mo ay isang perpektong plano. Plano maglalabas sa'yo dito. Ibig ko sabihin, paano ka titingalain na tigagalang ng mga kapatid mo kung nandito ka sa kulungan? May plano ang Diyos sa bawat isa sa atin, Chris. Alam ko yon. At kung ano man ang dahilan kaya ako nandito ngayon, alam kong para yun sa ikaluluwalhati niya. Jose! Naku! Naku! Matagal na panahon na, kaibigan. Akala ko nakalimutan mo na ako. Patawarin mo ko, Jose. Halika, ito na siguro ang pagkakataon para makalabas ka dito. Nandito ako sa utos ng paraon dahil sinabi mo sa akin ang kahulugan ng panaginip ko 2 taon na nakakaraan nung nakakulong din ako dito. At lahat ng sinabi mo tungkol sa panaginip ko, nagkatotoo, Jose. Ibinalik ako ng paraon sa posisyon ko gaya nung sinabi mo. Pero ngayon, ang paraon mismo nagkaroon ng napakasama at nakababahalang panaginip, Jose. Walang sino man na makapagpaliwanag sa kanya kung anong ibig sabihin nun, kaya wala siyang kapayapaan. Ang espiritu at nag-iisa na tunay na Diyos ang magbibigay sa kanya ng kailangan niya. Oo, pero kung hindi malulugod ang paraon sa sasabihin mong kahulugan.